ang nakapagpapasa ng mahigit 20 batas. Number 64, Senator Meigs Zubiri! Tigil na po natin ang awa-away. Tigil na po natin ang bangayan. Kailangan po magkaisa na tayo mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao! Yung Ease of Doing Business Anti-Red Tape Act at pagtalaga ng ARTA or Anti-Red Tape Authority para matigil na po ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tayo po ang nag-akda nun. Subok na subok na ang ating susunod na kandidato, ang pinakabatang naging Senate Majority Leader sa edad na 39. Siya ang nakapagpapasa ng mahigit 20 batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado. Kabilang na dito ang Bangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil likas yan sa mga atletang gaya ng ating trabahador sa Senado. Number 64, Senator Meigs Zubiri! Maraming salamat kay Ma'am Toni. Unang-una gusto ko pong batiin at pasalamatin walang iba kundi ang aking Tito Bongbong and Ma'am Inday Sara sa pag-imbita sa akin sa inyong Unity Team. Baka nagtataka po kayo, bakit ko tinatawag na Tito Bongbong si Sir Bongbong Marcos? Is because grade school pa lang ako, magkaibigan na po ang aming pamilya. Nakita niya na po ako naka-short pants sa aming tahanan. Kaya unang-una, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil alam mo, nagustuhan ko po ang layunin ng Unity Team. Di ba? Tigil na po natin ang awa-away. Tigil na po natin ang bangayan. Kailangan po magkaisa na tayo mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao! Meron mga taga Mindanao dito? May nakita ko kanina mga taga Mindanao. Siyempre kasama po namin ni Ma'am Inday Sara. Alam nyo mga kapatid, unang-una, sa 20 taon natin bilang mambabatas, kongresista at senador, marami po tayo na ipasa ng mga batas na siguro po naramdaman na po ninyo. Katulad ng pinasa po natin na mga yung ating Bayanihan 2 na nagamit po natin itong pandemya at nakatulong sa napakaraming tao bilang ayuda po sa mga nahihirap nung panahon ng COVID-19. Yung Ease of Doing Business Anti-Red Tape Act at pagtalaga ng ARTA or Anti-Red Tape Authority para matigil na po ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tayo po ang nag-akda nun. At itinulak din po natin yung Good Manners and Right Conduct Anti-Hazing Act para sa pangalagaan natin ang kanyabukasan ng ating mga kabataan. At alam nyo po mga kapatid, ako po isang believer in the cooperative movement, kaya ako pong author ng ating bagong cooperative code at pagtitibay ng ating Cooperative Development Authority. Nandyan din po ang aking pangako noong panahon ng kampanya na magkaroon po dapat ang ating mga mangunguma, yung ating farmers, ng libreng
irigasyon at yan po'y nangyari sa panahon po ng ating administration. At kasama na po dyan ang iba't ibang mga batas para sa mga kabataan, para sa magsasaka, lalong-lalo na sa pagtutol ko po sa sobrang-sobrang importasyon ng mga produktong agrikultura galing sa ibang bansa. Dapat tulungan natin ang ating sariling mga produkto. Dapat talakayin natin ang ating mga sariling produkto. Mga kababayan, marami siguro sa inyong nagtataka, ano pa ba ang may dadala po ni Mig Subiri sa Senado para sa inyo? Mga kapatid, batas na may trabaho. Itutuloy po natin ang Bayanihan 3 para magkaroon po ng ayuda muli at tulong sa iba't ibang industriya na natamaan ng COVID-19 katulad ng turismo, micro, small, medium enterprises at iba't iba pang mga industriya na medyo bugbog itong pandemya. At itutulak din po natin ang paggagawa ng specialty hospitals. Di ba po, kulang na kulang po tayo ng heart center, kulang na kulang po tayo ng kidney center, cancer center, lahat ay nandito po sa Metro Manila. Ang plano ko po, gagawin natin regional specialty hospitals para may heart center sa Northern Luzon, merong heart center sa Central Visayas at sa Mindanao, at hindi na po kayo kailangan lumuwas pa sa Maynila. At mga kababayan, itutulak po natin ang Department of Disaster Resilience. Alam ko matutuwa ito si dating Defense Secretary Gilbert Chiodoro kasi matagal po natin itong pangarap. Sa dami pong mga kalamidad na tumatama sa Pilipinas, kailangan po natin ng isang departamento na tututok sa rehabilitasyon, training, and reconstruction nitong mga natamaan ng mga bagyo at kalamidad. So mga kapatid, hindi ko na ito pahahabain pa. Si Mig Subiri po, 20 years na may karanasan. Wala po tayong issue sa korupsyon. Walang absence sa Senado. Itutuloy po natin ang mga batas na may trabaho galing sa inyong trabador sa Senado. Mabuhay po kayong lahat! Mig Subiri po, number 64 sa Balota.